Good morning mga kaligtas. Today ay may isa na naman tayong topic na pag-uusapan ang regarding sa Department Order 235 na pinalabas po ng DOLE last year. So yun, pag-uusapan po natin yun kung ano yung mga salient features ng Department Order na yun. Pero bago yan, sa mga new safety officers na gusto pong makipag one-on-one coaching po sa atin in relation sa sa pag-implement o pagpapatupad ng occupational safety and health standards sa ating mga workplace, pwede po kayong mag-join po sa YouTube channel natin, Safety Engineer Vlad. Andyan po sa ibaba ng YouTube channel natin, may nakalagay doon na join. I-click nyo lang po yun at maging member po ng YouTube channel po natin at enjoy po ay mga pag-uusap natin at saka kung gusto pong maghingi ng konsulta in relation sa occupational safety and health standard, maaari pong i-message lang po tayo sa ating sa ating comment section sa mga isa sa mga videos po na na-upload sa YouTube natin o di kaya sa doon sa mag-personal message na lang po sa sa atin pong Facebook page. Ganon din po yung name, Safety Engineer Vlad. Yun nga po. So, ano pang hinintay natin? So, join my channel at mag-usap-usap tayo regarding sa occupational safety and health standard. So, go back doon sa sa sinabi ko pong topic ang regarding sa DO 235 na pinalabas ng DOLE, actually last year pa sa pinalabas. May 13, 2022. So ano itong DO 235 o Department Order 235 na pinalabas ng DOLE? So ito yung tungkol sa rules on the certification of first aiders and the accreditation of first aid training providers. So alam naman po natin that under the DO 198, ay aside from safety officer na requirement, nire-require din po every establishment regardless of the industry ng first aid certificate or first aider na dapat mayroon ang isang establishment. So alam naman po natin na before yung recognized lang natin or recognized ng DOLE or mag-conduct ng training is only the Philippine National Red Cross. So yun lang. Pero noong 2019, nagpalabas ng Labor Advisory Number 10, yung DOLE, regarding sa additional na mga pwedeng mag-conduct ng first aid training na nare-recognize din ng DOLE. Aside from the Red Cross, under the Labor Advisory number 10 series of 2019, aside from the Red Cross, pwede rin nare-recognize din ng DOLE ang first aid training coming from the Bureau of Fire, the DOH or the Department of Health, and then that is the accredited training centers na may program po na EMS in situ or emergency medical services in situ. And after that, marami pa ring yun nga kasi required na every establishment na magkaroon ng first aider ang mga scheduled training sa Red Cross and the other entities aside from the Red Cross na nire-recognize ng DOLE for first aid training is kulang pa rin yung mga training providers po natin. Kaya lumabas na itong DO 235 noong May 13, 2022. So may mga salient features lang dito yun nga sa under this Department Order 235. Yung dalawang importanteng dapat nating malaman. Unang-una na sa dito nakalagay under the DO 235 section 2 ng DO 235 nakalagay dito ang types of first aid certification training courses. So pwede niyo itong i-check. Anyway, pwede niyo namang ma-download itong Department Order 235. Under the section 2 of this DO 235 type of first aid certification training courses, pag magpa-accredit po kayo ng first aid training for provider, yung tawag po sa inyo is FATPro na, again first aid training provider. Pag nagpa-accredit po kayo, andito po yung mga requirements sa under sa DO 235. Pero may mga types of first aid training certification courses na ina-allow o in-offer lang dito. And then, so ito yung mga training courses. So ibig sabihin, if mag-ano tayo, mag
conduct tayo ng training, magpa-accredit tayo doon sa ano, sa Bureau of Working Condition. Ito yung mga training courses na pwede nating i-ano, pwede nating i-train sa mga participants po natin if accredited na po tayo na first aid training provider or FATPro. So under ano, yung una-una dyan is emergency first aid training. Ito yung para sa mga 9 and below workers na meron ng isang company. So ang risk level nito is low to high or low, medium and high. And din yung pangalawa dito is ang occupational first aid and basic life support training. So ito naman yung first aid training na pwede sa ano, sa more than 10 employees or 10 to 50 employees. So para lang ito sa mga low risk establishment. So pag ang inyong establishment ay mayroong 10 to 50 workers, dito po tayo papasok. Yung requirement po is occupational, yung training po dapat is occupational first aid and basic life support training. At yung pinaka last na offered training dito is, or training courses, is the standard first aid basic life support training. So ito na po yung 10 to 50 workers or 51 and above na medium to high risk establishment. So yun po yun, ito yung pong mga training courses na pwedeng i-offer ng mga FATPro or accredited FATPro or first aid training provider. And then sa section 3 nitong DO-198 or ang validity ng ano, validity ng first aid certification. So alam naman natin na pag training na conducted ng Red Cross, ang validity niyan is 2 years. But under this ano, FATPro or DO-235 na kinandak ng ano, ng FATPro or first aid training provider, pag graduate po kayo dito na conducted by the FATPro, ang validity po niyan is 3 years. Dito po nakalagay sa 235. So, yun po yung mga essence, yung mga ano, yun po yung mga bago o mga tawag dito, mga salient features ng DO235. So, again, this DO235, ito yung ano, yung accreditation for the FATPro or first aid training provider. If may plano po kayong magpa-accredit na first aid training provider, ito, check po natin itong DO235 at saka yun, may mga requirements tayo. So ang tanong, sir, mayroon na bang mga accredited na ano, na FATPro? Yes, meron na. Meron na tayong mga, may nakikita na tayong mga ano, mga STO or safety training organizations na actually they are already accredited na as FATPro or first aid training provider. So again, hanggang sa susunod ko po na video, magkita-kita po tayo ulit. Ito po si Safety Engineer Blatt at nag-iiwan sa inyo na sa ligtas na pamamaraan, ang aksidente ay ating maiiwasan. Salamat po ulit. Thank you and God bless.